basura. Ganyan isinarawan ng mga eksperto sa batas ang kasong isinampa sa dating Bicol Chief General Bantag at Bicol Official Ricardo Zulueta. Walang sapat na basihan ang lumalabas na mga reklamo na nagdidiin upang iturong mastermind si General Bantag. Una na rito ang magulo at questionableng kwento ng sumukong gunman na si Joel Escorial. Aniya, hindi siya nagsalita noon dahil buhay pa si June Villamor at ngayong patay na siya, sasabihin na niyang lahat ng mga sinabi ni June Villamor gaya ng si Bantag ang nag-utos sa kanila. Sa sinabi niyang yan sa kanyang salaysay, lumalabas na mas takot pa si Escorial sa middleman na nakakulong na kesa kay General Bantag na malaya at makapangyarihan. Sa panayam naman ni Katulning kay General Bantag, sa 160 na persons of interest, bakit na ko lang ang sinisingle out? Makikipagpatayan na lang ako sa gobyernong ito dahil kapag ako ay nakulong, siguradong tatad na rin nila ako sa loob ng pinong-pino, sabi ni General Bantag. Samantala, hinahamon naman ng kalihim si General Bantag na harapin ang akusasyon kung siya ay walang itinatago. Investiga sa kaso. Participate in the preliminary investigation. Wala kang tinatago. Put your money where your mouth is. Kung meron ka talagang deniability, sabihin mo sa amin. Ilabas mo, gawin mo affidavit. Gumawa ka na sworn statement mo. Si Noel VC at ito ang One News. Report. Rewind. React. React. Tignan niyo mga kabatas natin, no, kung sino yung ano, kung sino yung sinasabi nila na mastermind. Isang nangangalang Bantag ang lumutang sa dagdag na affidavit ng sumukong gunman sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid na si Joel Escorial. Yan, mga kabatas natin, ano ho, yung middleman kasi, di ba, under sa kustodiya ng hinahawakang ahensya ni General Bantag. Ngayon, yung mga testigo nila, binabanggit na rin si General Bantag daw ayon doon sa affidavit. Ano ba ang bigat ng mga affidavit na ito? Mga kabatas natin, these affidavits are merely statements, ano ho, and of course it will be self-serving, depende kung sino yung nagbibigay ng statement. This will be admitted into evidence only after cross-examination. So hindi porke merong ebidensya na affidavit o merong salaysay hangga't hindi pa ho ito nako-cross-examine, hindi pa ito magiging ebidensya. It is merely hearsay. Okay? So, ibig sabihin, itong mga affidavits na ito na parang pinapakita na nila na totoo, na tunay, without going through due process, na ipipresent sa korte yan, magko-cross-examine, tapos syempre, after cross-examination dyan, iwi-weigh o titimbangin ng judge ang kredibilidad nung nagsasalita at saka syempre yung katotohanan ng mga statements niya. Doon lang makikita kung totoo ito o hindi. Hindi porke lumabas na yan sa mga statements ng mga di umano, no, may kinalaman doon sa kaso, katotohanan na yan. Okay, tuloy natin. Tag na sinasabi niya. Binanggit daw sa kanya ng umano'y middleman na si Cristito Villamor Palanya bago ito mamatay, na nag-utos daw sa kanilang patayin si Lapid. Tinutukan niya ni John Consulta. Exclusive. Yan, mga kabatas natin. May papakita ka rin akong video dito sa dulo dito, mga kabatas natin. Yung katotohanan na binanggit ni former Director General ng Bureau of Corrections, mga kabatas natin, kung saan parang alam niya na 5 days ago pa sa kanyang interview na siya yung pagbibintangan sa lahat ng nangyaring ito kay Percy Lapid. Ano ho?
Isa sa mga dokumentong isinumite sa preliminary investigation ng DOJ kaugnay sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid ang 5 pahinang supplemental affidavit na ito ng umaming gunman na si Joel Escorial. Sa yan mga kabatas natin, ano ho? Ito yung si Joel Escorial. Ito yung umaming gunman. No, ito yung nakita natin na naka-bulletproof vest tapos naka-mask. Yung naka-full battle gear na humarap sa korte, sa press. Ano, na kasama si Department of Justice Secretary Remulla. Ngayon, ito ay hindi yung original na affidavit. Ito ay supplemental affidavit. Anong ibig sabihin ng supplemental affidavit? Ibig sabihin yung mga nakalagay dito, mga kabatas natin, ay hindi kasali doon sa mga original na statements niya. Diba? Yun, mga kabatas natin, ay medyo fishy rin. Because if, of course, you have, if you have personalities, no? O kaya big personalities who are involved in a particular incident, ang maaalala mo naman talaga umpisa pa lang, ano, eh yung mga big personalities na eh. Diba? Kumbaga, parang, sa crowd, kung tumingin ka sa crowd, tapos may nakita kang sikat, o kaya kakilala mo, sino yung una mong matatandaan? Diba? Tapos ito, syempre, mga kabatas natin, pag binabanggit yung pangalan, kunwari binanggit yung pangalang Bantag, syempre kikilalanin mo kung sino si Bantag kasi yung bibigay sa'yo eh. Tapos yung instructions na ano, na binibigay sa iyo, hindi naman instructions 'yun kung paano magluto. Hindi naman instructions 'yun para paano mag-install ng isang software, 'di ba? Instruction 'yun para pumaslang ng isang tao. Of course, kahit gaano ka karahas na tao, 'di ba? Kahit gaano ka kawalang pusong tao, kahit gaano ka stoic, you still fear for your safety because that's human instinct. Siyempre, kikilalanin mo yung mga tao na binabanggit sa'yo. Ngayon, nung unang salaysay niya, wala ito. Pangalawang salaysay niya, dinagdag na. Diba? O siyempre, yung mga tao dito, pagtitignan nyo dito, yung mga comments ng mga tao, kawawa si Bantag, pinagkaisahan talaga, kawawa talaga ang Pinas. Pag matino ka, gagawang ka ng paraan para maalis ka sa pwesto. Yun yung sinabi ni John. Yan. They can't bring Bantag down. Kalokohan, sinasabi niya. Gumagawa lang daw sila ng kwento, sabi ni Dante Bagsa. No? Tapos yun, sabi ang kawawa dyan, yung pamilya ni Percy Lapid, hindi mabibigyan tunay na hustisya. Dapat maging mapagmatyag sila kung gusto talaga ng tunay na hustisya. Diba? Napakadumi ng lipunan. So titignan nyo dito, mga kabatas natin, halos lahat ng comment section. At least, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 plus, no? Halos lahat, no? Siguro mga 20 na first most relevant comments dito. Ano ho? Yung top comments dito, pro kay Bantag. Hindi ko pa nakita at wala akong nakita na against kay Bantag dito. Diba? Napakausay ng Bilibid Serye. Yan, no? Dulo. Kawawang General Bantag. Sa dulo-dulo na, talagang they feel for General Bantag. No? O, tuloy natin ito. Supplemental affidavit na may petsang October 22, 2022 na ibinigay ng aming source sa GMA News. Sinabi ni Escorial na nang malaman niyang patay na ang itinuro niyang middleman na si Cristito Villamor Palanya, nais daw niyang idagdag ang kanilang napag-usapan bago ito namatay. Sa kanilang pag-uusap daw noong October 16, 2022, bandang alas 8 ng gabi, sinabi ni Villamor Palanya na kapag nahuli siya ng polis, huwag daw niyang sabihin na isang Bantag ang nag-utos sa kanila na patay. Di ba? Ang tawag dyan, inconsistent with human experience. Kapag ikaw middleman, ang dahilan kung bakit nagpapagawa ka ng isang trabaho, dumadaan ka sa isang middleman at hindi ikaw diretso yung gumagawa o nag-uutos ay dahil para hindi ka makilala.
Ngayon, ang weird dito, mga kabatas natin, ano ho, eh, hindi kilala nung si Joel Escorial, ano ho, si Bantag. Diba? Hindi niya kilala bilang siya yung nag-utos. Pero parang sinasabi dito, no, na parang out of the blue. Out of the blue. Uy, huwag mong sasabihin na si ano ah, si Bantag ang nag-utos sa amin. Parang huwag mong sasabihin na ang sagot letter A ha. Eh, hindi niya alam yung sagot. Parang hirap na hirap. Ito yung tingnan niya kung gaano ka-absurd itong gantong klaseng salaysay. Ano ho. Kung totoo nga na ganyan yung nangyari. Pero syempre, mga kabatas natin, pwedeng totoo rin yan. Pero ang sasabihin ko sa inyo, sa obserbasyon ko lang, kung bakit ang dali-dali na mga punitin yung ganyang klaseng salaysay. Kasi nga, yun nga sinabi ko. Magpapatrabaho ka sa isang tao, hindi naman tinatanong. Diba? Hindi naman tinatanong kung sino yung nagpatrabaho. Pero out of the blue, sasabihin sa'yo nung nagpatrabaho sa'yo na huwag mong sabihin ha na si Bantag ang nagpagawa sa atin. Eh kung ayaw mong sabihin niya, o di huwag mo nang banggitin si Bantag. Kasi kung hindi mo binangkit si Bantag, di wala siyang idea kung sino yung nagpagawa sa kanya. Di ba? Parang ako, mag-uutos ako sa isang tao, sasabihin ko, gawin mo ito. Di ba? Tapos ipagawa mo kay ganto, nagle-layers-layers ako eh. So obviously, para hindi ako makilala. Ngayon, uutusan mo yung tao na huwag sabihin na yung nag-utos ay si Bantag. Eh, hindi niya nga alam kung sino. Ay, awan ko ba? Pero magulo lang talaga. No? Sa aming pag-uusap noong October 16, 2022, mga bandang alas 8 ng gabi, sinabi po niya sa akin na kapag nahuli ako ng mga polis, huwag ko daw pong sabihin na si Bantag ang nag-utos sa amin. O di sinabi niya na ngayon, pero this is weird, no? Tulad ng sinabi ko, kung if you will add layers to a work, no, para magkaroon ng anonymity, hindi mo pwedeng papatrabuhin mo, may middleman ka, may merong kang trigger man, marami kang man, tapos lahat ng mga 'yon sasabihin mo kung sino 'yung nagpatrabaho, di wala anong punto pa na gumagawa o nagkakaroon ka ng middleman. 'Di ba? Tayin si Percy Lapid. Sinabi pa raw ni Villamor na okay lang daw na siya ang ituro dahil kapag umamin daw siya ay siguradong papatayin siya sa loob ng binibid. Ito raw ang dahilan kung bakit di niya ito sinabi nung una siyang tinanong ng mga polis nang siya ay sumuko. Pero... Diba? Yun yung kwento. So, ang ituro mo lang daw ay si Villamor. Kasi siguradong papatayin siya. So ito kasi ang mangyayari, no. Wala rin naman palang kwenta na parang bantayan itong si Villamor pag nung tinuro siya kasi nga sigurado naman daw na mamamatay siya. O bakit umiiyak ng mga tao ngayon na namatay siya? Dito sa kwentong ito. Dahil patay na siya, ay sasabihin ko na po talaga sinabi niya sa akin na si Bantag ang nag-utos sa amin. So ibig sabihin dito, mga kabatas natin, ano ho? Mas takot siya kay Villamor kaysa kay Bantag. Si Villamor nakakulong. Pero nung namatay na si Villamor, okay nang sabihin si Bantag ang ulo ng lahat. Naiintindihan niyo ba yung gusto kong ipunto? Medyo siguro, kasi naguguluhan din yung utak ko, siguro medyo magulo. Kaya mga kapatid sa atin, naiintindihan niyo ba yung gusto niyang sabihin dito na inutusan siya ni Villamor na huwag sabihin na si Bantag ang nag-utos. Di ba? So, sige. No, hindi ko sasabihin na si Bantag ang nag-utos kasi buhay pa si Villamor, di ba? Nung namatay si Villamor, gumawa siya ng affidavit ulit, supplemental affidavit, sinabi niya na si Bantag na yung pumatay kasi nga namatay na si Villamor. Ay pumatay, nag-utos kasi nga patay na si Villamor. Mas takot ka doon sa nakakulong na hindi ka naman pwedeng galawin kaysa doon sa Director General ng Bureau of Corrections, General, na mas makapangyarihan ng malayo
kaysa doon sa kinakatakutan mong si William Moore na nakakulong. Kaya ang daming nagdududa, mga kabatas natin. The script is not good. Diba? Mas takot ka doon sa ano, walang magagawa sa'yo doon sa nakakulong. Ngayong patay na raw si William Moore Palanya, ay sasabihin na raw ni Escorial na ang nag-utos sa kanila ay nagngangalang bantag. Thank you for watching. Please like, subscribe, and click notification bell for more updates.